You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Yes, i-review nga po natin kung ano na nga po ba ang balita sa MMFF 2019 sales and total box office sales mula nung January 25 at until now nga po ng January 1, 2020. Sino-sino nga po ba ang pumasok sa top 4 at sino-sino po nga po ba ang pelikula na pumalo sa takilya at may mas malaking earnings. So kamakailan nga lamang po ay ipinalabas at iginawad ang mga nakakuha nga po ng mga awards. But anyway, narito po ang MMFF 2019 sales. At syempre, ang nag-base po sila doon sa total nung pinakamarami nga po ng nakakuha ng manonood or viewers simula nga po nung December 25 and December 26, yung 2 days po na yun. So, here's the unofficial ranking of the official entries based on their earnings as per previous article and the philippinenews.ph. So, narito po. Ang top 1 po ay ang movie ni Vice Ganda and Ann Curtis na The Mall the Merrier. Sumunod ang movie ni Aga Mulak and Bella Padilla na Miracle in Cell No. 7. Nasa top 3 naman ang movie ni Coco Martin, Jeneline Mercado at Idolas Alas na Triple Trouble, Huli Ka Balbon. And then, nasa top 4 naman po ang movie nila Bossing Vic at Min Mendoza na Mission Unstoppable, The Dawn Identity. Sumunod ang sunod of Carmina Villaruel, 6 Mindanao of Judy Ann Santos and Alan Dison, 7 Culion of Isa Calzado and Yasmin Curtis Smith, and then on the top 8, Right About Love of Miles Ocampo, Rocco Nacino, Yang Constantino, and Joe M. Bascon. So, ibig sabihin, yung pong nag-top 1 ay yung pong movie ni Vice Ganda. Pero, eto po. And as of December 31, ayon sa report with the unofficial gross of top 4 films from a reliable source at based din po kay Ricky Law na post, si Aga Mulak po na movie ang nag-top 1 or nag-top sa pinakamalaking kita ang Miracles in Cell No. 7 na umabot na po sa 220 million. Ito po ay mula noong December 25 nung ipinalabas. At sumunod naman po yung kay Vice Ganda na 213 million. Triple-double ay may 57 million ang movie ni Coco Martin and then ang Mission Unstoppable with 51 million ang movie ni Bossing Vic. And base din sa ulat ng PEP, ang Miracle in Cell No. 7 ay remain on the top spot with approximate earnings of 235 million na nga po. The Mall the Merrier ni Vice Ganda is 230 million na. Ang Triple Trouble, Huli Ka Balbon ay 75 million, umaangat pa pa. At ang kay Bossing Vic naman as of now ay nasa 60 million na ang Mission Unstoppable, The Dawn Identity. At ang pinaka total gross of the 8 official entries na nga po. So yung 8 na entries ng MMFF, ang total po nun ay nasa 650 million. So Metro Manila Film Festival Execom stated based on the report, at this point when some of the theaters in Mindanao are still closed because of the earthquake and our people in the Visayas would rather attend to their rehabilitations after the typhoon than watch movies, realistically it would be hard to surpass last year record gross in the box office. So dahil po nga po sa maraming nangyaring trahedya dito sa bansa, especially sa bandang Mindanao, ay syempre minarapat na mga tao na i-restore or ayusin ang kanilang mga nasirang ari-arian kesa nga po manood ng MMFF, no? But anyway, hindi pa rin na masama dahil ang laki pa rin ng kontribusyon ng mga Pinoy sa mga ipinalabas nga po ng movie na ito. So far, yan po ang ating updates sa Metro Manila Film Festival total gross income simula nga po ngayong January 3. Yan.
So yan po ang ating showbiz snap sa mga nais pong magbigay ng kanilang opinion or reaction about dito sa ating article na ito. Maaari nyo pong ilagay ito sa ating comment section. And kung nais nyo namang ma-update everyday ng ating channel, maaari po kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, and hit the bell na rin po para po sa inyong fast notification. Thank you for watching Showbiz Snap. Images courtesy of Vice Ganda, Bossing Vic, Coco Martin, and Aga Muglak. Social media account, Instagram. Thank you for watching.